Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw, May 4, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito, Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have message. Meron tayo ditong wealthy man. So, kung meron kayong mga katransactions, ayan po, pwedeng may darating sa inyo na blessings. Or sabihin natin, may makakatulong sa inyo, fire signs, regarding dito sa mga, sabihin natin, sa mga struggles ninyo regarding finances. Ayan po. Yung mensahe na marireceive ninyo, ayan po, it will go a long way. We have toil and labor. Pwedeng paghanap nyo to ng work. Or ito po, ayan, may mag-email sa inyo regarding sa trabaho. Tignan pa po natin, we have unexpected income. Pwede rin may mag-message sa inyo, mag-yayayang, magtrabaho, maghanap ng trabaho, or mag-side hustle ngayong araw. We have house. Ito, yung iba sa inyo, kaya din tatanggapin nyo to because meron kayong problem sa bahay. Ayan, pwedeng may mga paggawain kayo dito. Fire signs, and nakikita ninyo na okay yun. Saktong-sakto kasi meron kayong ipapagawa dito sa bahay. So, ayan, tatanggapin nyo talaga. And great fortune, nakikita mo. Yung sacrifices mo dito, ito, dito siya papunta. So, malilift yung mga problems ninyo. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, pwedeng pagdating po yan sa inyong finances. So, merong darating na pagkakakitaan, darating na trabaho, and yung iba, kung meron kayong problem sa bahay, meron kayong mga kailangang ipagawa, mapapagawa nyo po yan, mapapaayos nyo yan bago magtag-ulan. So, tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Tignan natin, fire signs, kung ano ang blessings na paparating sa'yo ngayong araw na ito. We have a blessing from your ancestors. Yung iba, pag-uusapan nyo dito ay about sa mga mana. Ayan po. Pwedeng meron kayong kakausapin dito na lawyer for some of you. Tignan natin. Legal assistance kasi yung nakikita ko dito. So, kung meron kayong mga kailangan ayusin, mga papers, passports, mga ganyan, meron kayong makakausap na tao na sabi natin, mas mapapabilis, mas mapapadali yung mga process na needed ninyo. So, basta may makakatulong din sa inyo ngayong araw na ito. A blessing on your wisdom. So, ayan po, yung mga maririnig mo, yung mga, sabi natin, may laman talaga. Yung mga sasabihin sa'yo ng ibang tao ngayong araw na ito, yung mga advices nila para mapabuti ka talaga. So, tignan mo. Suriin mo yung mabuti yung mga taong nagbibigay sa'yo ng mga suggestions, ng mga opinions nila. Okay? So, meron kasi dyan, makakatulong talaga sa'yo. And meron din po, ayan, makakatulong sa'yo, makakadagdag sa kaalaman mo. And meron din naman po dito na pwedeng sinisira ka lang. Okay? Yung isipan mo, fire sign. So, meron tayo ditong a blessing from your ancestors. So, pwedeng galing ito sa lola mo, sa lolo mo. Ayan, pwedeng makakausap mo sila ngayong araw na ito. So, tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Fire signs. Para sa trabaho, tignan natin. Spirit guide. Mensahe po natin pagdating sa trabaho ni fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pero bago pala yan, ito po yung inyong mga lucky numbers. We have number 7, 13, 38, 27, 20, 36, 26, and 16. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Pagdating sa trabaho, we have Queen of Rods. Abalang-abala kayo dito pagdating sa trabaho, and nandun din talaga na you are very confident sa mga ginagawa mo, sa mga gagawin mo din ngayong araw na ito. Fire signs. Tignan natin, pwedeng may celebrations dito or meron kayong pinaghahandaan. Pwedeng malaking event po ito pagdating sa inyong trabaho. Or sabi natin, big deal talaga ito. Parang sabi natin, multi-million for some of you. Page of Swords. Ayun o, meron kayong pinag-aaralan dito. Ayun nga. So, kasi we have Queen of Rods. Parang abalang-abala kayo dito sa
pinagbisihan, pinag-aaralan ninyo. Ayan o. Pwedeng may research kayo na ginagawa dito. Fire signs. Tignan natin. Meron din naman dito mga pasaway pagdating sa trabaho. Pwedeng ayaw makinig sa'yo. Oo. Ayaw. Parang nandun yung humahanga sila sa'yo kaya ayaw kanilang pakinggan. Fire signs. Tignan natin ano pa po ang mensahe para sa'yo. Okay. Dapat kanilang pakinggan kasi tama po yung sinasabi mo regarding dito sa trabaho ninyo. Ayan. So, yun. Magaling ka kasi dito, fire signs, kaya hindi sila nakikinig. Ayan. Mga ayaw magpalamang yung mga co-workers mo. Ayaw magbigayan. We have naman 10 of cups. And we have 2 of rods. Pagdating po ito sa inyong business. So, pwedeng iba sa inyo magbabranch out pa kayo dito. Pero pinag-iisipan ninyo kasi pwede po na ito, yung iba, iniisip nyo na pag nag-branch out ako, di ba? Oo, nagdagdag pa ako ng other branch. Pagdating dito sa negosyo ko, pwedeng mawalan ka ng time sa family mo. So, meron kang kailangang isacrifice dito. And ready ka ba na isacrifice yon, yung time mo with your family? Kasi, diba, alam nyo yan, ang business, lalo na pag nagsisimula, is talagang kakain yan ng napakaraming oras ninyo. Fire signs, ready ba kayo? So, yan o, pwede naman pag-usapan ninyo yan ng family mo, ng karelasyon mo. Kasi, pwedeng hindi ka nila maintindihan dito. Pero, alam mo, kung ano man itong uumpisahan mo, ano man itong i-extend mo, ayan po, magbibigay talaga to sa'yo ng kasaganaan, prosperity, good luck, and yun, money, maginhawang buhay. Tignan natin, pagdating po sa kaperahan, kamusta po ang kaperahan ni Fire Signs Spirit Guide? Kaperahan po ni Fire Signs, we have 2 of swords, so nagdadalawang isip kayo dito. Pwedeng hindi kayo kampante sa mga decisions ninyo regarding finances ngayon. Naiisip nyo, tama ba yung mga pinagagawa mo nitong mga nakakaraang buwan, nakakaraang taon pagdating sa finances mo? Ayan, so i-assess nyo po, diba? I-re-evaluate ninyo kung saan nyo ba dinala yung pera ninyo and kung saan nyo pa yan ginagastos ngayon, worth it pa ba? Fire signs, tignan natin. Okay, ano pa po ang mensahe? We have the Hierophant, so medyo matagal kang matagal kang may pinag-iisipan talaga dito regarding sa finances mo. Mukhang mafa-finalize mo siya ngayong araw na ito. Depende siguro dito sa marireceive mo na message, fire signs. Tignan po natin pagdating naman sa love life. Spirit guide, pagdating sa love life, kuha tayo ng isang card. Spirit guide, pagdating po sa love life, kamusta po si fire signs? Aries, Leo, Sagittarius, we have both. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. Tignan natin, para sa mga single. So, maraming single dito, ayan, nagmo-move on kayo. Nagmo-move on kayo, ginagawa nyong, nagiging creative kayo, nagpapakalulong kayo sa trabaho, sa mga pinagkakaabalahan ninyo para hindi ninyo maisip yung mga nakaraan. Ayan po. And this is also your way para makamove forward po kayo. Tinutuon nyo yung inyong attention sa ibang bagay. Tignan natin or pwedeng sa pagkita ng pera. Check natin para naman sa mga inner relationship, sa mga live-in partner. We have justice. Ayan po. Pwedeng mapag-uusapan nyo na yung about sa kasal. Meron din akong nakikita dito, pwedeng hindi na mag-extend ng kontrata yung person mo. Pwedeng meron kayong mga uunahin, yung mga, sabi natin, yung mas mahalagang bagay. So, pwede po na you both have, ipon. Yan, may savings na kayo parehas. Yung iba dito, pwedeng nagpaplano na mag-business na lang. So, yan, madami po kayong tinitimbang dito. So, ito yun, baka kayo din yung energy na to, na meron kayo ditong matagal na mga plans. Ayan, so pwedeng pagde-decision niyo na po 'yan ngayong araw, pag-uusapan niyo 'yan. Or kung meron naman kayong mga issues dito, mga tampuhan, mga away, mag-uusap po kayo ngayon. Uupuan niyo talaga ito, fire signs, para maging okay kayo. So tignan natin, ano pa po ang mensahe, spirit guide, pagdating po sa love life, yes, para sa mga mag-asawa po. Na fire signs, we have naman the High Priestess. Ayan, so ito, aayon na sa'yo yung asawa mo.
because we have the High Priestess, nakikita niya yung point mo or makikita niya yung point mo ngayong araw na ito, fire sign. So kung kontra siya before sa mga suggestions mo, sa mga opinions mo, ngayon oo na siya. Hindi mo din alam kung bakit. Hindi, nakita lang niya kasi na tama pala yung pinopoint mo pagdating dito sa usapan ninyo. Ayan, so magpapadala na siya sa'yo, ganyan. Okay, so yung decisions mo, doon na din siya. Kung ano yung decisions mo, yun na din yung decisions niya. So ayan lang po yung mensahe sa'yo, fire signs. Maraming maraming salamat po, and see you again on my next video. Bye bye, and more blessings to come.